So, ayan guys, bakit nga ba madalas tayong nare-reject? Una-una, ano nga ba ang rejection? Diba ito yung feeling na inaayawan, iniiwasan, tinatanggihan, or binabaliwala ka ng isang tao? Ang sakit, diba? Meron apat na factor akong nabuo base na rin sa aking karanasan kung bakit nga ba tayo nare-reject. Una ay ang standards, pangalawa ay ang interest, pangatlo, approach, and pangapat ay ang mindset. Standards. Lahat ng tao nagsiset ng kanya-kanyang standards, which leads to rejection. Parang sa trabaho lang din, kapag nag-apply ka, kung saan merong qualifications na hinahanap para matanggap ka. Kapag di mo na-meet yung standards or qualifications nila, wala na. Ganon din sa panliligaw or relasyon. Meron kanya-kanyang standards ang tao. Both men and women. And kapag hindi tugma ang standards nyo sa isa't isa, diyan mo masasabing, pinagtagpo lang kayo, pero hindi talaga kayo itinadhana. Pero, sino nga ba ang madalas ma-reject ng dahil sa standards? Is it the boy or girl? Actually, girl ang madalas na ma-reject. Kasi, sa una pa lang, hindi na siya i-approach ni boy kung hindi niya na-meet ang standards na hinahanap ni boy. Mas masakit yun, di ba? Tapos, minsan sasabihin pa ng mga babae na suplado, masungit, or snub si boy. Pero, vice versa yun guys ha. Kasi minsan ang mga lalaki, ganun din ang iniisip na sa babae. Eh, suplada, o ganun. So, dyan ay papasok yung third factor, which is interest. Actually, dugtong-dugtong lang ang lahat ng factors eh. Kasi, kunwari si boy, na-meet ni girl yung standards na inahanap niya. So, ayun, i-approach siya si girl. Kasi nagkaroon siya ng interest. But then, si girl iba naman ang standards niya. So, wala siyang interest si boy. But then, si boy na magaling mag-approach. Nabago niya yung fourth factor, which is the mindset ni girl. Mindset to the way na yung standards ni boy na ginusto niya dahil sa pag-approach niya. Meron ganun, di ba? So guys, rejection is always depending on how and what the situation is. Like what standards you set. Kung laging langit ang standards mo, aba, alam mo na kung saan papunta yan. Sa lalaki, obviously nakikita yun. Kasi showy masyado ang lalaki. Pero sa babae, palaging nasa isip lang nilang rejection. Like sa babaeng maganda, pero wala namang jowa. Usually, kahit hindi nila sabihin, pogi ang hanap niyan. Kaya ang kinalalabasan, napupunta sila sa mga fuckboy. Tapos, iiwan din sila. Tapos, nadadamay yung mga lalaki. Lahat ng lalaki. Pati yung mga pangit. Nakakatawa pero totoo. Standards always play a role for being rejected. A big role. Sa tingin ko, yun yung pinaka-main reason. Approach, interest, and mindset. Just follow one's standards were set. Di mo naman i-approach ang isang tao kung wala sa standards mo or kung wala kang interest sa kanya or nasa mindset mo na ito, ganito, or ganito ang gusto ko. Dapat makuha ko to kasi ito ang standards ko. Kaya
guys, dapat matuto lang tayong lumebel kung saan tayo dapat or tumaas kahit konti lang. Kasi kung masyadong mataas, doon masakit kasi mataas din ang babagsakan natin. Boys, alam niyo na, kung hindi ka namang kapugian, di masamang mangarap, pero huwag sobra kasi ano mga sobra, nakakasama din. And kung pogi ka, huwag masyadong papakbo epek, baka sa uli, mapikot ka lang or tabakla ka din naman mapunta. And sa girl naman, okay, maganda ka o hindi. Minsan, eh, ligawan nyo naman kami. Approachable naman kami eh. Huwag masyadong pabebe. Gusto niya, lagi lang kayo eh. Anyway, at naman yata tayo nakakaranas ng rejection. Ikaw, ako, sila. Pero ang importante, kung paano natin matanggap or mag-move on. Dahil hindi naman sa lahat ng oras pabor sa atin ang sitwasyon. Ang tao may kanya-kanyang standards and perspective sa buhay. Swerte natin kung matatagpuan natin agad. Or makakatagpo tayo ng taong kapareho natin ng mindset. Which is, darating naman talaga. Kailangan lang natin magantay ng tamang oras. That's all. Thank you.